Sir, hindi ko siya pinababayaan. Imposible po talaga makawala siya doon. Siguro po meron pong taong tumulong sa kanya para makawala siya doon. May kinalaman ka ba sa nangyari kay Lillian? Alam ko po na pinapainom siya ng maling gamot. Anong klase kayong doktor? Anong klase kayong tao? At sino naman nagsabi sa iyo niyan? Si Lillian. Paano kung minakawalan niya pala yun? Para kumbinsihin ka na itaka siya. Wala ka naman kasing alam eh. Nakikialam ka pa? So don't you dare question me. Ginamit na ako ni Lillian para makatakas siya. Kasi alam naman niyang hindi ako tatanggi sa kanya eh. Pupusta talaga ako si Catherine yung may gawa nito. Nakapag-desisyon na ako, Sir Charles. Sasabihin ko na kay Sir Ferdinand ang lahat. Daddy, huwag mo nang kampihan tong babaeng to. Siya ang may kasalanan sa nangyari kay Mommy. Totoo ba na ikaw ang tumulong nga na makatakas si Lillian? Opo. Pero sir, hindi ko lang po ginustong makasidente si Lillian eh. Magmula ngayon, ayoko na makita ang pagmumukha mo. At pagdating sa bahay, ayoko na rin makita pa ang pagmumukha mo dun. Sir, hindi ko po talaga ginustong mangyari. Maniwala naman kayo sa akin. Huwag mo na akong dinadaan sa paiyak-iyak mo, ha? Katulad na sinabi ko kanina, ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo. Sir, hindi niya talaga kasalanan niya nangyari. Hindi naman niya gusto niya nangyari. Pero baka ituro niyo siya, parang sinasadya niya yun. Isa ka pa eh. Hindi ka ba nag-iisip? Kayo, kayong dalawa. Hindi kayo nag-iisip eh. Hindi ba ninyo naisip na yung tao may diferensya sa utak? Ha? Hindi niya kontrolado yung mga pagkilos niya. Hindi niyo man lang tinitingnan, hindi niyo man lang inaalagaan. Kayo pa nga naglalagay sa bingit ng kamatayan doon sa tao eh. Pagkatapos sasabihin niyo sa akin na tinutulungan niyo lang? Kahit na magtanong kayo, kahit saang lupalop dito sa ospital, walang sasangayon sa mga sinasabi ninyo. Lalong-lalo ka na, Catherine. Halos tinrato na kitang para kong anak. Pagkatapos ito pa igaganti mo sa akin, hindi ka nag-iisip. Wala kang utang na loob. Ngayon, wala ka pang sinseridad. Mylene. Pake ka na, ha? Tsaka alam mo, sarapan mo na yung tulog mo kasi huling araw mo na yun, eh. Bye-bye! Ferdinand, I heard what you did to Catherine from Mylene. Buti na lang at you got rid of her. It's hard to live with somebody under the same roof who tried to kill your wife. Tama lang nakaparusahan yung ginawa mo sa kanyang palayasin siya. You know, Amara, parang nagdadalawang isip nga ako sa ginawa ko. Mukhang nadala lang yata ako ng sobrang galit ko kanina. Sa tingin ko, hindi ko yata siya dapat pinalayas. Oh, here we go again, Ferdinand. Please, don't be too kind. Muntik na nga niyang patayin si Lillian eh, tas maaawa ka pa sa kanya. Alam mo, she's brought enough emotional stress to our family and our lives. It's enough reason for you to kick her out of the house. Hugasan nyo na to doon. Apo. Lagyan nyo ng plastic na pa, oh. Oh! Ba't may mga dala kang gamit? Saan ka pupunta? Alis na po ako, Manang. Pinapalayas na po ako ni Sir Ferdinand. Bakit?
May nagawa po kasi akong masama eh. Saka gusto ko makatulong kay Nay Lilian, lalo pa siya napasama. Nang dahil sa akin, muntik pa po siyang mamatay. Eh, sigurado naman akong hindi mo naman kagustuhan yung nangyari. Kaya pwede ba kung sisihin niya sarili mo? Ha? Tama naman po yung sinabi ni Sir Ferdinand eh. Pinabayaan ko siya. Si Nay Lilian na nga lang po yung tinuturing kong nanay kasi wala na po si Nay Ising eh. Tapos ganito pa yung ginawa ko. Hindi ko na lang sana siya itinakas kung alam kong magkakaganito rin din lang. Kasalanan ko naman po lahat eh. Ako yung hindi nag-isip. Hindi ko siya inalagaan. Nga nang sana nga ako na lang nasaktan eh. Sana hindi na lang si Nay Lilian. Mylene, hindi naman ako magnanakaw sa inyo eh. Alam mo namang hindi ako ganun. Ba, mahirap na, no? Malay ko ba? Nakapuslit ka nga sa mental eh. Paano hindi mo magagawang pumisit ng gamit dito sa bahay? Sige na. Alas ka na. Pwede ba magpaalam kay Sir Ferdinand? Abang kapal din ang mukha mo eh, no? Ano, magpapakita ka sa kanyang umiiyak ka? Alam mo, Catherine, hindi na maaawa sa'yo yung daddy ko. At saka alam niya naman na nandito ka eh. Hindi niya lang talaga matiis na makita yung pagmumukha mo. Malis ka na! Dasan mo, ah! Mag-iingat ka, ha? Ako? Sa'yo, para may baong ka. Huwag ka nang tumanggi, para talaga yan sa'yo. Nanang, salamat ah. Mara, ako na dyan. Kaya just naman to let me do this for you. Alam mo naman na gustong-gusto kong ginagawa ito para sa'yo. Ikaw naman, oh. Ever since dati pa naman, eh. Ano ka ba naman, Ferdinand? Kaya ko na yan. Gamit ko naman gustong-gusto kong inaalagaan kita. Ano nga yan? Mamaya kasi sasaksak mo lang ng isasaksak dyan, eh. Eh hindi pa magkakasya yan. Oh, ma'am, hindi ka pa maglagay ng sapatos mo. Ito na po yung pinapa-plancha niyo. Ma'am, pakidala na lang dito yan. Thank you. Di ba may garment bag, si Ferdinand? Doon natin yan lalagay, ha? Opo. Manang sandali, kailan pa nagiging nakakaiyak ang pamamlansya? Nalulungkot lang po kasi ako. Umalis na po kasi si Catherine, ma'am. Eh, alaga ko po kasi yun. Parang anak-anakan ko na rin po. Pasensya na po. Bakit? Nasaan si Catherine? Nandiyan pa ba siya? Galit na galit siya sa akin. Sakit nga kasi tinuring ko siyang parang tunay kong ama. Ama na. Parang ka na umiiyak eh. Kayaan mo na yun. Lilipas na yung galit ni Sir Ferdinand. Sa ngayon, magpahinga ka muna. Ang gusto mo, sa amin ka muna tumuloy. Eh, hindi ba magagalit ang mami mo? Nang bahala doon. Aba, talaga nga naman, no, Catherine. Makaka-jackpot ka pa. Sa magarang bahay ka na naman titira. Ano, Charles? Sa tingin mo ba papayag yung mami mo na doon tumira si Catherine? Good luck sa inyo, ah. Thank you.
mo dito? Si Catherine. Nakaalis na po. Kasama si Charles. Doon na siya titira. Eh, bakit parang hinahabol niyo pa yata siya? Naawa lang kasi ako doon sa bata. Parang... parang naging padalos-dalos yata yung desisyon natin na paalisin siya. Parang ba binipindot to? Hindi eh. Uy! Ano ba nangyari sa'yo? Kanina ka pa walang imik ka. Sino ba iniisip mo? Si Charles tsaka si Catherine. Nakakabuisit kasi sila eh. Lalo na tong si Catherine, ang sarap tirisin. Eh, kala ko ba pinaalis yun na si Catherine tapos naiinis ka pa sa kanya? Ang nakakainis kasi doon, parang gusto pa siyang habulin ni Daddy. At saka alam mo, mautak din tong si Catherine eh. Doon pa siya kila Charles makikitira. Hanip. Teka, akala ko bahay ng mami ni Charles doon kay Catherine. Bakit din siya makikitira? Eh malamang, ipupuslit ni Charles yun si Catherine. Tsaka ano ka ba, mayaman yun no, malaki yung bahay nun. Baka nga hindi pa mapansin ni Tita Helena na meron dalang basura yun si Charles sa bahay nila eh. Sandali. Eh kung may magsabi kaya kay Tita Helena na nandun si Catherine? Sino naman magsasabi? Tita Helena, si Mylene po to. Nasaan ka? Alam mo, tita, bago ka umalis, bago ka pumunta ng airport, may kailangan ka malaman. Mahiga lang, ha? Marunong ka pala magluto. Ah, marunong ako mag-init. Si Manang Tesi talaga nagluto niya, ininit ko lang. Eh, bakit ikaw pa? Ba't hindi pa si Manang Tesi pinag-init mo? Wala lang. Gusto lang natin paghandaan. Eh, ikaw ba? Hindi ka ba kakain? Hindi. Yeah, busog pa ako. Sir Charles, salamat ah. Naib ko na talagang utang sa'yo. Hindi naman ako naniningil eh. Mas okay na sa akin yung napag-aako yung loob mo. Hindi lang ah. Kunin ko yung bag mo. Mamaya na, mamaya na. Kailangan kong magtago. Dali ang mag-adjust si Mami. Ay! Sorry. Sige na, magtago ka na. Eh, paano to? Sige. Ako na bahala dyan. Charles! Ma! Ma, ba't kayo bumalik dito? May nakalimutan ba kayo? Ilabas mo si Catherine. Akala mo hindi ko alam na dito mo siya tinago? Ilabas mo yung muchachang niyan. Lasan yung babae. Ma! Wala si Catherine dito, ma. Alam ko na yung kalokohan mo, Charles, ha? Kaya pwede ba, ilabas mo na si Catherine dahil kung hindi ako mismo kakaladkan sa kanya palabas ng bahay na to once na makita ko yan! Ma, tignan mo. Isa lang yung plato. Ako lang kumakain dito, eh. Wala si Catherine dito, di ba? Sino pa nang sabing andito siya? Wala ka na dun. Hoy, Charles, ha? Simula ngayon. Grounded ka. Hindi ka pwedeng lumabas ng bahay na to dahil baka mamaya kung saan mo na namang sundan yung Catherine na yan. Teka, ma'am. Unfair naman kayo niyan. Grounded ako sa kasalanan hindi ko naman ginawa. Dahil lang sa tingin nyo gagawin ko kaya grounded ako. Bawal na ba ako mga ipagkaibigan? At bakit? Sino bang gusto mong kaibigan? Si Catherine? You know, I don't understand why you're so attached to that girl. In love ka ba sa kanya? Please tell me I'm wrong. Paano kung sabihin ko pong oo? May magagawa ba kayo?
Yes. Dahil kakawin ko ang lahat, huwag ka lang mapunta sa Catherine na yun. Ma'am, ba't pa kasi ayaw niyo kay Catherine? Dahil ba hindi siya kagaya natin? Malumang dahilan na yun eh. Wala akong pakialam. Hindi kayo bagay, Charles. Wala siyang breeding at anak siya ng isang mutsatsang kriminal. You don't deserve someone with a shady family from the squatters area. Saan mo nang galing at taste mo sa girls, Charles, ha? Hindi naman kita pinaglihi sa trash can para lang pumili ng babaeng basura. Sige na, ma. Okay. Huwag yung liitin yung tao. Susundin ko lahat ng sabihin nyo. Sige na, ma. Baka malate na kayo sa flight nyo. Okay, promise. Susundin ko na kayo. Umayos ka, Charles, ha? Opo. Larissa, po. Nasaan yung takang pinsan mo? Tay, ano pa kayo? Hindi naman po sinasadya ni Mylene akala niya po kasi hindi niyo naiinumin yung anak niyo, kaya kinolekta niyo po yung mga bote tapos bebenta niyo po para may ulam po tayo. Ilabas mo yung pinsan mo, kung di, ikaw ang tatamaan sa akin! Tay, huwag mo nang sasaktan! Ah? Ayaw mo ilabas yung pinsan mo? Halika rin. Sorry talaga, Clarissa. Ikaw pa nasaktan, imbis na ako. Sorry talaga, Clarissa. Clarissa? Sinong Clarissa yan? I'll be back soon. Ilang araw lang ako doon. Siguraduhin mo na wala akong maririnig ng mga kalokohan galing sa'yo. Opo, ma. Promise. Oh! Ano yun? Galing sa kitchen yun, ah? Siguro si Marantese po kasi, di ba? May hawak akong iced tea. Natapon po kasi nung pagdating niyo kasi nagulat ako eh. So baka nadulas siya. I should check it. Wait. Lima, ako na kasi. Mali-late na kayo. Tinan niyo, anong oras na, oh? Hinihintay na kayo na ng business partner niyo. Dalian niyo na, baka mali-late kayo sa flight. Okay. Ikaw nang bahala dyan, ah. Opo. You behave. Yes, ma'am. Okay. Nararamdaman mo, kumusta ka na? Si Catherine, magkikita kami. Wala na si Catherine, umalis na siya. Nandito si Mylene, yung anak natin. Gusto mo gisingin ko siya? Hindi, hindi si Catherine. Si Catherine lang yung gusto ko. Si Mylene ang anak natin. Ba't ba si Catherine na si Catherine ang hinahanap mo? Si Catherine, anak ko na rin siya. Siya lang yung naniwala sa akin. Ha? Siya lang yung tumulong sa akin. Ferdinand, yung ilaw. Yung ilaw kasi. Bakit? Ayoko yung ilaw. Sandali lang, tatawag lang ako ng nurse, ha? Catherine. Catherine, ano ba nangyari sa'yo? Iga, madulas lang ako. Ano, may masakit ba? May masakit ulo mo? Upo ka muna.
May naalala lang ako. Si Clarissa. Si Clarissa? Pinsan ko siya dati. Ngayon ko lang siya natatandaan. Catherine, siguro masyado ka lang siguro napagod. Pahinga ka muna. Salamat sa pagtatanggol mo sa akin, na. Pati nanay mo, nasasagot mo na dahil sa akin. Gano'n kayo maglambingan, eh. Sandali lang, naipunin lang ako. Ayoko sa'yo! Nasaan si Catherine? Ayoko sa'yo! Si Catherine yung gusto ko! Nasaan si Catherine? Ayoko sa'yo! Nasaan ba si Catherine? Gusto ko si Catherine! Ako si Mylene! Hindi! Hindi ikaw si Mylene! Gusto ko si Catherine! Nasaan ba si Catherine? Mami, ano ba? Bakit kayo nahanap si Catherine? Mami! Bigay niyo sa akin si Catherine! Nasaan ba si Catherine? Bigyan! Nasaan si Catherine? Ferdinand, gusto ko si Catherine! Dalhin niyo ako kay Catherine! Nandito si Mylene. Ba't ba si Catherine na si Catherine ang hinahanap mo? Gusto ko si Catherine, Ferdinand. Ibigay mo sa akin si Catherine. Si Mylene, si Mylene ang anak mo. Ayoko si Mylene. Gusto ko si Catherine. Hindi siya si Mylene. Gusto ko si Catherine. Ibigay niyo sa akin si Catherine. Gusto ko si Catherine, Ferdinand. Nasaan ba si Catherine? Gusto ko si Catherine. Mami, ako yung anak niyo. Nasaan ba si Catherine? Gusto ko si Catherine. Ibigay niyo sa akin si Catherine. Sige, ha? Hahanapin namin si Catherine, ha? O, huwag ka na umiyak, ha? Hahanapin namin si Catherine, ha? O, sleep ka na muna. Sleep na. Sleep na. Good girl yan. Sleep ka na muna. Paya mo na muna, mami mo. Medyo matindi kasi yung pinagdadaanan niya dahil dun sa aksidente. Ito ka na lang muna para may magbantay sa kanya. Kausapin ko lang si Doktora. Sige po. Catherine, may ibibigay kasi ako sa'yo. Ano yun? Ang ganda naman yan, Sir Charles. Parang hindi bagay sa akin yan. Hindi. Bagay sa'yo to. Binili ko to ng Pasko eh. Pero sinabi ko sa sarili ko, ibibigay ko lang to sa'yo kapag naging magkaibigan tayo ulit. Salamat, Sir Charles. Basta anak, huwag na huwag mong mawalain yung pintas na yan, ha? Yan na lang ang natitira ang alaala natin sa tatay mo. Nay, ano po ba ang ibig sabihin ng letter S? Ibig sabihin ng letter F ay Fuentebella. Yan ang apelido mo. Alam mo, anak, itong kwintas na to, galing pa yan sa pamilya ng tatay mo. Kaya dapat ingatan mo. Dahil ito ang magpapakilala sa'yo bilang isang tunay ng Fuentebella. Nay, kailan ko po ba makikilala si Itay? Hindi ko pa alam, anak eh. Pero balang araw, makakasama mo rin ang tatay mo. At makikilala ka niya bilang Mylene Fuentebella.
Bakit ganun? Bakit yun yung pumasok sa isip ko? Catherine, ano yun? Na may kwintas ako. Kwintas ng mga Fentebelia. Para makilala ako bilang si Mylene. Kwintas na to. Hindi sa'yo tong kwintas na to. Andalay, buka ang tubig. Andalay lang. Catherine! Hindi ko na alam kung kayanin ko pa bang umiti. Basta Ferdinand, lagi mo lang tatandaan. Nandito lang ako para sa'yo, ha? Daddy, pwede ka bang makausap? Si Mami po kasi, may sinasabi siya tungkol sa gamot niya. Bigla siyang nagpakuha ng papel tsaka ng ballpen. Ito pa nga yung sulat, oh. Masama gamot ni Doktora. Sino na ba nangyayari sa'yo? Alala ko na lahat. Kilala ko na kung sino talaga ako. Hindi ako si Catherine. Ako si Mylene. Ako si Mylene Fentebelia.